Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang nutrisyon ay number 1. 21st and 22nd kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. 39th Catholic Mass Media Awards Special Citation. And 41st Catholic Mass Media Best Public Service Radio Program. 14th Gandingan Awardee for Most Development Oriented AM Program. Gandingan Awardee for Best Development Oriented AM Program. Best AM Program Host. Most Development Oriented Radio Public Service Program, Best Development Oriented Public Service Announcement, Best Development Oriented Talk Show, and Best Development Oriented Talk Show Host. Welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 11. Sa bayan ang maririnig sa iba't ibang sulok ng bansa, DZXL Manila, DYHB Bacolod, DYHB Cebu, DXDR Dipolog, DXMB Malaybalay, DXMY Cotabato, at DXDC Davao. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan, Executive Director ng National Nutrition Council, Dr. Apedeang Hirang at si Rod Marcelino. Dahil sa COVID-19 pandemic, maraming nabago sa ating buhay. Nag-iba ang paraan ng pakikisalamuha sa kapwa maging sa mga mahal sa buhay. Nabago rin ang paraan ng kalakalan, edukasyon at transportasyon. Naiba rin ang pamamahala at mga polisiya ng mga gobyerno sa buong mundo. Ito na nga ba ang tinatawag na new normal? Paano matitiyak ang pagkakaroon pa rin ng wastong nutrisyon sa kabila ng pandaigdigang krisis na ito? Magandang tanghali mga kanutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 11. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Pag-usapan po natin ngayon ang new normal nutrition para sa lahat, lalo na para sa mga kabilang sa vulnerable sector. Sasamahan tayo muli sa talakayan ni Ms. Jovie Raval, ang hepe po ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Magandang tanghali po, Ma'am Jovie. Magandang tanghali din, Rod, at of course sa lahat po ng ating mga kanutrisyon. Nagkaroon talaga ng malaking impact itong COVID-19 sa ating buhay, sa lahat ng aspeto ng development ng buong bansa. Kabilang na rin, siyempre, yung usapin sa nutrisyon. So, dahil sa pandemic na to, pati yung mga nakagawian natin sa pagkain at sa pagbili ng pagkain, nabago din. Ano-ano nga ba yung mga eating trends o behavior na na-develop ng mga Pinoy ngayong new normal? Mabuti kaya ito sa kalusugan o masama? Kabilang yan sa pag-uusapan natin ngayong hapon tungkol sa new normal, ang new normal nutrition para sa lahat ng Pilipino, kabilang ng mga miyembro na tinatawag nating vulnerable groups ay mga people with special needs, Rod. Opo. Tutukan maigi nila, ma'am, ang ating talakayan ngayong hapon upang masagot naman ang ating text question at mapabilang sa 12 magwawagi ng tick 200 pesos na cellphone load. Okay, ang tanong na dapat ninyong sagutin ay paano titiyakin ang nutrisyon ng lahat ng tao sa ilalim ng new normal? Magbigay lang po ng 2 paraan. At kapag narinig nila ang sagot, aba ipadala kaagad sa atin sa text format na full name, space, edad, space, eksaktong address ng kasalukuyang tirahan. Ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre, huwag kalimutan po ang sagot. At ito po'y i-text sa 0908-579-6898. Ilagay rin po sa dulo ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan. Sa radyo po ba? Sa pamamagitan ba ng radio app ng inyong cellphone? Sa Facebook Live o sa YouTube Live, ilagay rin po ang RMN Station kung sa radyo po kayo'y nakikinig ngayon. Abangan ang 12 mapipiling nakasagot ng tama pagkatapos po ng aming programa at ito po'y ipopost ang kanilang mga pangalan sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. Ayun, napakadali lang po. At ngayong tanghali ay makakapanayam natin bilang guest resource person, ang Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council Region 5, no, all the way from Bicol sa Legazpi City. Please welcome po si Ms. Arlene Reario and magandang tanghali. Magandang tanghali din sa iyo, Jovie and Rod. At nakakatuwa na nakabalik ako dito sa Radyo Mo sa Nutrition.
Alright, magandang tanghali po, Mama Arlene. Diretso na po tayo sa ating talakayan ngayong hapon dahil napaka-importante po ito. Una, ipaliwanag po muna natin itong tinatawag na new normal. Ano po bang ibig sabihin po nito, Ma'am Arlene? Nako, yung new normal na yan ay mukhang buzzword yan sa lahat ng tao. Ano? Bago siya dahil because nung nagsimula na tayo nag-lockdown, ay naiba na lahat ang ating mga ginagawa. Unang-una, sa opisina, ay hindi ka na basta-basta makakapasok. Kahit naman sa mall, di ba? Kailangan may babaril muna ng iyong temperatura. Tapos isiguraduhin mo, gagamit ka ng kukuha ka ng alcohol, lilinisin mo yung kamay mo, at saka ka lang makakapasok. Whether sa opisina ba yan o sa mall. Mm-hmm. At lalo namang naiba na pagdating sa pagkakain, yung sa pagkain, di ba? Kasi ngayon, parang isipin mo ba, dapat ba lumabas ako ng bahay o hindi? Kasi parang, lalo na nga kung ikaw ay dun sa vulnerable group. So ngayon, parang yung dati nating ginagawa na, oops, sarap lumabas. Teka, mag-enjoy muna tayo sa weekend. Lalo na ngayon, hindi mo na yan basta-basta gagawin. Kasi doble mong pag-iisipan, ako ba safe sa pupuntahan ko o hindi? Kahit ba sa office ko, safe ba ako o hindi? So dobling isip, hindi lang siguro doble, madaming beses kang mag-iisip kung yung iyong ginagawa ay makakabuti sa iyong kalusugan o hindi. Mm-hmm. Okay, bukod doon sa mga binanggit po ninyo mga health protocols, no, ano pa yung ibang mga dapat nating asahan sa sitwasyon na yan? Well, alam mo pagdating sa nutrisyon, dahil nga nung nag-lockdown tayo, madami sa ating mga kababayan ang nawala ng trabaho, tama? Mm-hmm. So, iniisip natin na nabago ang kanilang mga gawain, maaaring hindi na nakumita. Although sabi nga ng isa kong kaibigan, hindi ma'am kasi madami naman pong supply naging relief goods. But maybe meron noon pero hindi na yon na ngayon madami na uli. So ini-expect natin na karamihan ng mga maraming mga bata o pati na yung mga buntis ay maaaring naging malnourished na or maging mas malnourished. At alam mo kung ikaw ay may comorbidities na tinatawag, baka ikaw ay mas maging makapitan ng COVID na tinatawag natin. So talagang kailangan na pag-ingatan ng husto. Pati na yung ano eh, kasi di ba, konti nga yung pagkain. So syempre, hindi ka basta-basta makapunta sa palengke. At some point, naalala ko dito sa bayan namin, ang haba ng pila, paano ka lang makapasok sa palengke. So medyo tatamalin ka ng pumunta ng palengke or mas madami kang time na kailangan para makapamili. Mm-hmm. At hindi mo rin basta-basta mabibili lahat, di ba? Kasi talagang medyo nalimitahan for a while yung mga goods at saka nabibili. So, ina-expect natin na malamang tumaas ang malnutrisyon at nakita naman natin na po yan na since tumaas na rin yung gutom sa ibang lugar, ay ito ay maaaring mag-result to more malnourished children. Mm-hmm. Okay. Nabanggit nyo nga, no? Tatanggapin na talaga natin itong new normal as our way of life. Dun sa nabanggit niyo, tumaas na nga yung hunger prevalence, yung ine-expect natin. Ano naman ang epekto niyan? Pagdating naman sa nutrisyon ng kabuuan pambansa, no? Hindi yung pag pinagsama-sama natin yung mga sa individual inaasahan ba nating tataas? Anong mga uri ng malnutrisyon ang inaasahan natin? Ang isang nakita namin ay ang tumaas yung wasting o acute malnutrisyon, no? Yung parang ngayon, present situation. Pero ini-expect din at sa ibang lugar nakita namin din na yung stunting. Kasi medyo nung Marso pa tayo nagsimula nito, so may mga nagre-report na sa amin na tumataas na rin yung stunting. Pero more yung acute malnutrition o wasting, no? At among the yung medyo mga adults naman, since yung iba nagka-problema na tumataas naman ang kanilang mga timbang kasi 'di ba walang masyadong mga aksyon, napirmi na lang sa bahay. So ini-expect ng more of the adults ay tataas ang kanilang timbang at yung obesity ang tinatawag, no? But among the children ay malamang-lamang ito ay tataas din ang malnutrisyon. Ang isang narinig ko na nangyari na rin ay dumami rin ang mga buntis. Mm-hmm. And because dumami ang mga buntis, kailangan nating mabantayan na yung kanilang mga ipapanganak ay hindi mga maging low birth weight or malnourished. So isa yung hamon sa ating mga health workers.
Mm-hmm. Ayun. Okay, Ma'am Arlene, bukod sa physical distancing, yung pagsusuot ng face mask, pati face shield nga daw eh, mandatory na rin sa mga pampublikong sasakyan after August 18 dito sa Metro Manila. Hand washing. Paano po nakakatulong ang pagkain naman sa pag-iwas sa sakit? Naku, alam mo, malaki talaga ang role ng pagkain para mag-iwas sa sakit. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko sanang isingit na hindi lang pagkain ang kailangan natin. No? Mm-hmm. Siyempre, kailangan mo enough sleep kasi may connection yan sa immunity. Eh. Kailangan mo rin siyempre na limitahan pa rin yung asukal na kinakain. Kasi alam mo yun, baka tayo nasa bahay, parang alam mo yun, gusto mong kumain ng kumain. Tapos, kailangan ka may exercise unang-una. Moderate exercises, stay hydrated. I think ito yung susunod na kailangan nating ma-manage yung stress levels natin. Kasi kahit naman nasa bahay ka o nasaan ka pa man, yung stress ay hindi nawawala. So, yun yung mga dapat natin ginagawa. In addition, of course, na yung pagkain ay kailangan nating siguraduhin na yung atin pong kinakain ay balanse at nutritious, whether ikaw ay nasa bahay lamang o nakakalabas ng bahay. Okay. Ayun. So, talagang healthy lifestyle pa rin tayo, no? Oh, definitely. Yung lifestyle talaga ang titingnan natin. Tama ka doon, Miss Jovie. Oo, kasi challenge talaga yung physical activity kasi stay at home, di ba? Pero doon, binabalikan ko yung sinabi niyong healthy diet. Marami dyan sa mga kababayan natin, ano, nagbilihan ng mga vitamin C, mga vitamin supplements. Pero syempre, mas maganda na pagkain. Mayroon bang mga pagkain na magpapalakas ng mga ang ating immunity? Ako, madami. Unang-una, citrus fruits. Ito dapat ay parte ng ating diet. Bakit? Ay, mga citrus fruits, yung mga mataas sa vitamin C. Alam mo, for a while, nung nagsisimula yung lockdown, ang daming bayabas. So, alam po natin na yung bayabas ay napakataas ng vitamin C. You know, now, even now, I see a lot of people na calamansi ay regular nilang iniinom. O okay naman ang calamansi kasi citrus fruits yun, no? Tsaka marami namang calamansi sa ngayon. So, maganda rin pong source yun ng vitamin C. Pero marami pa rin namang ibang source ng vitamin C. Alam mo rin ba na ang red bell pepper ay isang maganda rin parte ng diet? Kasi madami rin po siyang mga vitamin C rin at rich din siya sa vitamin A o beta-carotene. Madami rin tayong mga gulay na dapat kasama sa ating diet. Yung mga matataas sa vitamin A, kagaya ng mga berdeng ang gulay. Alam mo, pag mas maberde ang gulay, mas mataas ang kanyang iron at saka vitamin A, di ba? So, yan yung mga kamote tops, kangkong, pechay, na napakadaling buhayin. I see a lot of my friends now na into gardening, so lagi silang may supply ng libreng pechay sa bahay nila. Garlic. Alam mo yung garlic ay isa pa rin ito sa mga nakakaayos din daw, nakakadagdag ng, well, of course, masarap na pangluto, pero isa pa rin to sa iniisip nila na nakakadagdag ng immune system. At ito pa, ginger, luya, at dagdag mo na si turmeric, yung dilaw na luya, ano? Bakit nga ba? Kasi po, di ba, pag may sore throat tayo, ang unang isasabihin sa atin, abay, kumain ka na dyan ng isang piraso ng ginger o luya. Pwede mo rin naman siyang gawing parang alasalabat. Kasi nakaka-reduce ng sore throat at maaari ring makapangwala ng nausea, no? At ito ay nakakabawas ng chronic pain. Madami pa rin tayong ibang mga ano ba experience sa Tagalog? Isa pa rin 'to na mahusay na pagkain kasi mataas din siya sa vitamin C, no? Pwede rin yung mga nuts natin. Yung mani, of course, pili nuts mula sa Bicol, ay kailangan natin siya dahil marami po siyang vitamin E naman. E. Kasi yung vitamin E ay powerful antioxidant, ang tawag nila doon, no? At ito yung susi mo sa healthy immune system. Kahit nga ang green tea, so kung mahilig po kayong uminom ng tea, abay doon na kayo sa green tea. And of course, yung ating pong mga prutas, kagaya ng papaya, yung pomelo, ayan, bayabas, na-mention ko na po kanina. Ito ay hindi lang mataas sa vitamin C, kundi marami rin pong amount ng potassium, magnesium, folate na kailangan mo rin sa overall health mo. Ang zinc din ay isang nutrient na kailangan natin.
mineral rather, no? Dati-dati, ang zinc ay iniisip natin na para pang kontra ng diarrhea. Pero alam nyo ba na importante ang zinc para rin sa ating immune system? And the one good source ng zinc ay mga shellfish. Madami namang klaseng shellfish na makukuha natin, no? Pwede rin naman po yung mga alimango o kaya po ay kung ano man na available na shellfish sa market, no? Of course, one good source ng zinc ay itlog din. Kasi, di ba, madami naman siyang nakukuha sa itlog. So, in fact, if kung walang-wala yung iba pang mga minention ko, sa mga kabataan, isang itlog po araw-araw, an egg a day is okay. Lalo na po sa mga wala naman pong mga nararamdaman na mga sakit na kung ano-ano pa. Ayan. So, ang daming pwedeng kainin, ano? Problema lang ng iba yung mga pambili. Kaya maganda yung nabanggit nyo, may mga nagga-garden, ipo-food gardening para meron tayong makain na galing na rin sa ating mga bakuran. Yung speaking of which, yung paraan, pag-usapan naman natin yung paano nabago yung ating eating patterns. Yung iba nga dyan daw, hindi na kumakain ng almusal. Yung iba, nabago yung sleeping patterns, kaya late na rin magising. Dito sa Manila, usong-uso naman yung mga delivery, no? Sa tingin niyo, Ms. Eileen, ano yung mga nabago sa ating eating patterns? Lalo-lalo na yung mga nasa bahay, nakabubuti ba to o nakakasama? Alam mo, sa mga kaibigan ko at yung ibang mga nakakausap ko, nakabuti ang quarantine. Una-una yung mga nanay ay naging focus sa kanilang mga niluluto sa kanilang mga anak. Kasi nung una, di ba, lagi kang nasa trabaho or busy-busy ka sa kung ano naman mga socialization. But because lahat nasa bahay, then nag-focus ang mga nanay. In fact, madami sa aking mga BNS natin na nagkukwento na, mas maganda nga po ngayon dahil yung mga nanay ay nasa bahay lamang. Di naaalagaan nila ng gusto ang kanilang mga anak. Napaglulutuan din nila ng mahusay. At since limitado nga yung kaya mong bilhin, since nag-gardening, parang na-harness lalo yung mga garden sa bahay. Alam mo, mabuti yung mga berdeng gulay at iba pang gulay ay nasa bahay dahil sigurado ka na walang mga pesticide nung pinapatubo mo, no? So, fresh na fresh yan. Parang kung kailan mo lang kailangan, di dun mo lang makukuha. Kukuhanin rather para iluto. At I think yung creativity ng mga nanay ay dun din na bago. Kasi kung anong meron lang siya mong gagawin. So, on one side ay nakatulong siya. Alam mo, dyan lang naman sa Manila na maraming mga deliveries, no? Dito sa probinsya ay wala pong delivery. Except dun sa syudad, mga delivery ay fresh food. Although lately now, ayan, nagsisimula na nga siya. Yung bad side naman nung nasa bahay ka lamang, since parang nandyan lang yung pagkain, eh. Lalo na syempre kung ikaw ay nai-stress, di kain ka ng kain. So yun ang hindi nakakatuwa. Kasi madami rin ako narinig na since nasa bahay, alam mo yung relax na relax ka, wala kang, pwede kang relax, pwede kang stress din pala. Within your reach ang mga pagkain, lalo na nga kung madaming naiwan ng mga junk food na mataas sa asin o kaya naman matatamis. So, hindi ito nakakabuti ng gusto sa atin, no? So, yun yung bad side of it, no? Lalo na kung madaming deliveries, di syempre kung anong gusto mong ipa-deliver, siya mong pabibili. But I think mas madami siyang ikinabuti, lalo na dun sa mga families that magkakasama. Hindi lang dun sa pagkain, kundi dun sa relationship dahil nga napilitang magkasama sa iisang bubong for a while, no? Okay. Opo. Pero may mga kasama din po tayo, ma'am, talagang nadagdagan yung kanilang timbang. Oo, yun na nga yun. Yun na nga yung naging problema doon. Kasi nag-beach eating sila. So ano naman po, Ma'am Arlene, ang maibibigay po ninyong mga tip para maiwasan yung sinasabi nyo nga binge eating or overeating? Unang-una, alam mo, kaya ka kasi nagbi-binge eating o sobra kang kumakain. Di ba sabi nga ni Jovie, hindi ka nakakain ng breakfast kasi late ka nagigising, di ba? Or kasi late ka na natutulog. So nag-i-skip ka ng breakfast mo. Alam mo, pag nagutong ka, kahit naman late ka na nagising, kakain ka ng madami. So yun yung bad side of it. So nag-i-skip ka ng meal. Tapos, kailangan kay mindful. Alam mo, hindi lang mong mindfulness is dun sa ginagawa, kundi dun sa iyong kinakain din.
Kasi kung hindi ka naman gutom, eh, huwag ka na po kumain ng kumain, di ba? Huwag mo siyang gawin talagang parang ano eh, parang paraan para mag-distress o may magawa lamang. Of course, kailangan ka rin, ano, sabi nila, di ba, uminom ka nga ng madaming tubig at hindi ka gutumin, di ba? Minsan yung iba, pag gutom ka, uminom ka ng madaming tubig. Well, actually, makakabuti yun kasi hydrated ka. So, yung skin mo ay hindi magiging dry, di ba? So, importante yung hydrated ka. And of course, kapag ka madami kang ininom din na tubig, parang mababawasan yung iyong calorie intake. Kasi, hindi ka masyadong gutom. Kumain ka ng madaming prutas, yung mga high fiber. At some point, ay maging marami rin yung mga singkamas. Ano yung singkamas eh? Una eh, mababawasan na yung uhaw mo. Tapos, mataas pa yung mababa ang calories niya. So, at saka yung iba pang prutas at ibang gulay. So, kesa kumain ka ng matatamis o kaya maaalat, eh doon ka na sa mga high fiber vegetables and fruits. Kasi feeling mo rin, ano ka, nabubusog ka rin, di ba? Mas nabubusog ka. So, yung hunger mo nababawasan. Pangalawa, eh, dapat yung kitchen mo mismo, yung iyong pantry o lagay ng pagkain, eh, mga healthy alternatives ang meron. Of course, yung breakfast sa umaga. Sabi ko nga kanina, pag in-skip mo yung breakfast, naku, kakain ka lalo ng mas madami. Alam mo, isa pang tip natin, enough sleep. Kasi, kapag napuyat ka, well, in addition to ikaw ay mainit ang ulo the next day, ay, yung sleep deprivation, yun daw ay nakakaiba ng levels of hormones na nakakaapekto sa yung gutom at appetite. So, malimit, kapag ikaw ay kulang sa tulog, ay kakain ka ng madami. Pwede rin namang hindi ka rin kumain, no? Kasi medyo alam mo yung feeling mo na lethargic ka. So, pagka ganun din, kailangan ano ka, hanggat kaya, ma'am, ano, kahit naman sa COVID, sinasabi natin 7 to 8 hours of sleep. Kasi yan ay beneficial sa iyong kalusugan, pati na dun sa appetite mo. And sinasabi rin nila, dagdagan mo yung protein intake. Yun yung mga manok, o kaya po karne, o isda, na ganyan, ano? Kasi pag mataas yung kinain mong protein, ay makakababa rin to ng calorie intake mo overall. Kasi, alam mo yun, yung fats kasi sa, kunwari, kumain ka ng pork chop, for example, eh may tabang kasama yan, di ba? Yung iba hindi mapigilan na kumain ng taba. Hindi po yun makakabuti. Pero kung yun ay pinrito mo, so meron kang niluto sa mantika, mas na feeling mo ay full ka. Kasi mataas yung satiety mo, yung parang yung feeling mo ng ikaw yung natutuwa doon. So yun, yung feeling of fullness mo ay mas nagiging enhanced kung kayo po ay mas mataas yung protein intake mo. Of course, sa ating mga nanay, pagplanuhan nyo po yung inyong meals o iluluto sa bahay. Kay COVID man yan o naka-lockdown po o hindi ka man, pwede mo namang gumawa ng plano si nanay, di ba? O kaya po tayo mga kunwari, naiwan ka sa condo, nag-iisa ka, pwede ka naman po magkaroon ng journal. Hindi po ng mga nasa isip, kundi food and mood journal. Meron ganun sinasabi, no? Kasi ito yung magsasabi sa'yo na ano ba yung nagtitrigger sa'yo na kumain ka ng mas marami or kumain ng kahit ano. And of course, isa pa rin ay kung, alam mo, isa sa mga lumalabas ngayon na COVID time ay yung mental health. So napakahalaga na kung may feeling of anxiety ka, abay kung mausap ka ng ibang sa kaibigan or ka-opisina, na hindi naman kailang face-to-face, kundi magtawagan lang kayo. Alam ko, ngayong COVID time, pandemic, alam mo yung mga lolo, lola, aba eh, kahit nasa ibang bansa yung mga apo ay natuto na silang gumamit ng mga gadgets kasi kailangan mo kasing stay connected to your family. And I think that's very good na ginagawa na hindi lang makakatulong para maging maganda yung mood mo, kundi may epekto rin po siya sa iyong kinakain. So yung overeating mo, malamang-lamang kapag maayos yung iyong pakiramdam, masaya ka, abay, hindi mo na siya gagawin. Sa dami ng tip na nasabi ko, sana eh, maaalala mo lang nung isa o dalawa doon para hindi talaga mag-overeating ang ating mga nakikinig sa radyo natin ngayon. Okay, thank you Arlene. Daming ang tips. Pati kumain din kayo ng saging kasi nakakabusog agad yan. Ay, oo nga, tama ka. Plus, of course, meron siyang mga vitamins din sa loob niya.
Okay. Nutri-habit na po tayo, no? At ang ating tip ngayong hapon ay gumawa po at simulan na ang inyong new normal nutri resolution. Dahil ang new normal na isang panibagong simula, kagaya po ng bagong taon. So, mainam po na gamitin itong pagkakataon upang talikuran na yung mga maling gawain, lalo na po sa inyong nutrisyon, at magsimula ng isang pangmatagalan at makakalusugang paraan ng pamumuhay na ligtas sa COVID-19. So, maaari pong umpisahan ng isang sustainable food source, kagaya nga po ng home food garden or container gardening. Mag-aral na rin po ng iba't ibang masustansyang recipe na maaaring lutuin sa bahay kaysa po mag-order online. Magplano na po ng mga home routines gaya ng mga simpleng physical activities. And out with the old, in with the new, ika nga. Kaya mga kanutrisyon, simulan na po ang ating new normal life na malusog at puno ng sustansya sa pamamagitan ng inyong new normal nutri resolution. Maraming salamat, Ma'am Jovie, at magbabalik pa po ang Radyo mo sa Nutrisyon Year 11 makalipas lamang ang ilang paalala. Radyo mo sa Nutrisyon! Mangmoy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang-sampung commandment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa Nutrisyon. Welcome back po sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 11. Pinag-uusapan pa rin natin ang nutrisyon sa new normal. Sa pamamagitan pa rin yan ng ating panauhin na si Ms. Arlene Reario, Nutrition Program Coordinator mula sa National Nutrition Council Region 5. Opo, Ma'am Arlene, paano naman po masisiguro ang food safety ngayong new normal? Alam mo, yung food safety ay hindi lang naman ngayong time ng COVID siya dapat iniisip. In fact, kahit anong panahon, ay dapat sinisiguro natin na ang ating niluluto at inahanda sa ating pamilya o kinakain kaya sa saan mang lugar ay maayos o malinis, no? Meron akong tip na tatlong C at isang S. Yung una, clean. Dapat maghugas ng kamay, wash your hands, utensils, and at yung mga pinaglulutuan natin, di ba? So, dapat, hindi lang sa COVID na kailangan mag-wash ng hand ng soap with soap and water, kundi kapag ikaw'y nagluluto, ay siguraduhin nyo pong malinis ang kamay at malinis po lahat ng ginagamit sa pagluluto. Before, during, and after preparation ng food. Lalo na nga kung hahawakan mo ay mga pagkain na hindi pa luto, ano po? O kaya si nanay ay may maliit na anak. Aba, hahawakan si baby. Ay, biglang nagwiwi. So, papalitan ng diaper. Tapos ito, babalik sa kusina. Aba, sisiguraduhin nyo po na malinis ang inyong kamay. Ang isang S natin, abay, dapat separate. Huwag po tayong mag-cross-contaminate. Alam mo po yung, ibig sabihin nito? Kung hanggat maaari po, iba yung iyong cutting board para po sa mga lutuna at mga hiwalay pa. Iba po yung sa mga karne, iba pa rin yung sa mga luto ng pagkain, iba rin yung gagamitin mo. Kahit nga pag namimili ka, diba, sa palengke, abay iba po yung lagayan din ng ating mga naka-plastic, ang mga binili nyo pong mga isda, mga karne, at pinaghihiwalay-hiwalay nyo po yan. Ganun na rin po yung utensils and plato ay nakahiwalay din po yung luto na at hindi pa luto. And of course, linisin mong mahusay itong mga lahat ng gagamitin mo sa iyong pagluluto. Yung isang C naman, yung tamang temperatura sa pagluluto. Alam mo, kapag ka hindi maayos ang temperature, pag sinabi po ng iyong recipe na kailangan ay bumubulak ng husto ang iyong tubig bago mo
ihulog ang iyong mga gulay, for example, o isda, ay atin pong susundin yon. Yung iba nga ay gumagamit pa ng thermometer para lang malaman. Kasi kapag ka, hinihingi po na mataas ang temperatura, abay kailangan pong lutong-luto. May mga gulay daw tayo na masarap namang kainin ay crunchy pa siya, no? So hindi naman sobrang luto. Kasi pag sobrang luto naman siya, ay malata na yon. Abay, ayaw nang kainin ng ating mga anak yon. Isa pang C ay yung chill. So kung may, normally po, ay meron tayong mga, yung iba ay may refrigerator. So pag hindi na ubos ang pagkain, abay, ipapasok mo sa refrigerator yon, ano? At kalimitan ay nalilimutan na. Yun ang problema natin doon. Hindi kasi pwedeng matagal po na nasa refrigerator din ang ating pagkain dahil mag-multiply na lalo po ang mga bacteria dyan sa ating refrigerator. Lalo na nga po kung siya ay hindi maayos o malamig. Baka medyo luma na ay hindi na po malamig, ay di, lalo naman po hindi aayos ang ating nilagay sa refrigerator. At kung matagal na po siya, abay, kahit po naka-refrigerate yan, makikita mo na meron na yung mga molds sa loob ng Tupperware na nilagyan ninyo o kung ano man pong plastic na ware. So, alam mo, ang rule dyan when in doubt, kung hindi ka sigurado, aba itapon nyo na po kasi mas mahalaga ang safety ng pagkain kesa po dun sa ikaw ay mag-isip na sayang ang ginastos ko dito. Importante yung mga food packages natin, no? Yung mga pinaglalagyan po ng pagkain. At kunwari, galing ka sa palengke, kung dadali mo sa bahay, abay sisiguraduhin nyo po na ito'y nahugasan ng mahusay bago nyo po ipasok sa refrigerator o itinago sa kung saan man. Isang importanteng paraan dito para po hindi kumapit or mag-spread more ang COVID ay siguraduhin po natin yung mga plastic na pinagsuputan, abay itapon na po kaagad natin. Alam ko, baka rin sabihin, sayang yung plastic. Naku po, mas mahalaga yata yung ating safety, ang ating seguridad kesa po dun sa ganun, no? So, meron nga akong ibang alam dyan na yung lahat ng gulay nila or even mga prutas ay hindi lamang hinuhugasan sa tubig, kundi hinuhugasan pa ng sabon ang kanilang mga prutas bago yung ipasok sa bahay. Dahil ikaw ay mas natatakot, alam mo yung better na dun ka na sa safe side para mas sigurado ka po na ikaw yung ligtas sa COVID na to. Ayun. Salamat din sa mga food safety tips. Maiba naman tayo. Marami kasi din sa mga iba pang vulnerable na groups. Paano natin titiyakin naman yung nutrisyon ng mga persons with disabilities at saka yung mga senior citizens natin? Naku, talking about the senior citizens, syempre, ang unang-una, sila lola, hindi naman lumalabas ng bahay yan, di ba? So talagang dependent po sila sa mga ibang nag-provide ng food nila or na-o-ordera nila. Pero so, kailangan ay unang-una, yung kinakain din po nila ay masustansya pa rin. Kasi isang grupo na medyo nalilimutan yung mga senior citizen o kaya po yung mga persons with disabilities. Pero ang pangangailangan po kasi nilang pagkain, pareho lang naman sa isang regular o normal na tao na nagtatrabaho, no? Kaya lang, iba yung kanyang pagluluto. So dapat malalambot. Malambot ng todo. So kung kayo po ay may kasamang matanda sa bahay, ay kailangan po mas malambot ang kanyang kinakain. Pero kailangan din syempre mas nutrient-rich din siya. So pareho rin po. Sa kung kailangan po ng prutas at gulay, siya rin ganun din. Pero syempre, kailangan mong i-mash ang kanyang squash. O putulin po ng maliliit ang kanyang mga pagkain para madali na niya itong malulunok. Kailangan din niya ng mga enough fiber. So prutas pa rin at gulay ang kanyang diet. Kasama pa rin po yun. At kung kaya naman niya kumain pa ng mga nuts, lagyan pa rin po natin. Of course, yung baka kailangan na either in powder form or anuman, no? Whole grains pa rin tayo. Kung kayo naman po ay dun sa mga convenience foods, yung mga lola na kunwari konti lang kasama sa bahay, so talagang sila mismo ang mag-aasikaso ng sarili nila, ay dun po tayo sa mga pwedeng mga instant na lang, no? So konting tubig na lang ilalagay mo. Like example, oatmeal, lalagyan mo na lang po ng tubig, ay pwede mo na siyang kainin. O kaya po yung mga low sodium na canned goods. Of course, hanggat maaari, huwag sana mga delata ang makain ni Lolo at ni Lola.
Kasi mas mataas po yun normally sa asin, pero kung sakali po na yun ang available, ay bawasan po natin yung pinaka-sauce niya or yung nilalagay pong mga condiments. Of course, yung supplements po niya ay hindi pwedeng na nakakalimutan din kasi baka po may mga iniinom si Lola at si Lolo, abay, huwag niyong kakalimutan, ibigay din sa kanila yon. And of course, very important din po na hydration, water, yung enough water po na siyang dapat niyang inumin din. Of course, clean water. So yung tubig ay hindi lang po kailangan para laging maghugas ng kamay kasama ang sabon, kundi malinis na tubig. And minsan yun ang din ang problema sa mga baryo, sa mga barangay, na kailangan ka pong mag-igib ng tubig, no? So mahirap din yon. So kung may mga lola po tayong kapitbahay, baka yung mga SK members natin yan, pwede nating tulungan si Lola at si Lolo na tayo na po yung maghatid ng tubig sa kanilang mga bahay. Importante din na yung health services ay ma-access pa rin nila Lolo at ni Lola at ating mga persons with disability. So sana yung mga health workers po natin na nakikinig ay paminsan-minsan na may dalawin po natin sila Lola at si Lolo. Siyempre, huwag natin kakalimutan na dapat tayo mismo ay naka-face mask pag tayo po'y dumalaw sa kanila. Kasi importante rin po na may nakakausap ang ating mga lolo at lola. E kung kayo naman po ay nalalayo sa inyong lolo at lola ninyo, abay tawagan nyo naman po. Makakatulong po na masaya si lola at si lolo. Or hindi na huwag si lola at si lolo, ating po mga magulang na malayo sa atin, ay maaari po nating tawagan. At I am sure na magiging masaya sila kapag nyo po sila ay kinausap at nakita kayo. Kahit man lang hindi face-to-face, kundi via Messenger or Zoom o ano pa man. Mm-hmm. Okay. Ang dami nating natalakay na, no? Kaya lang maiksi yung ating oras. Kaya quick recap na po tayo. So ngayong episode po, hinatid natin ang nutrition sa new normal. Ang new normal po ay ang ating pang-araw-araw na pamumuhay habang at pagkatapos ng pandemic. Madami na po ang nabago sa ating pamumuhay at isa na dyan ay yung aspeto ng pagkamit ng tamang nutrisyon. Dahil marami po sa ating kababayan ang nawalan ng trabaho, dumami na rin po yung mga pamilyang nagugutom, kaya naman po inaasahan natin ang mga bata, lalo-lalo na yung mga bata na dumami ang malnourished. At nakita na nga po yan, no, sa Bicol region. Sa kabilang banda naman po, marami din dumami. Pwede rin dumami ang mga overweight o obese dahil na rin sa kakulangan ng physical activity sa loob ng bahay. Dahil nabuboard, nagiging coping mechanism nila yung pagkain na maaaring magresulta nga ng binge eating. Para iwas po sa binge eating, nirekomenda na magkaroon ng journal and then pati yung mental health at saka yung linisin yung mga pantry na wala masyadong hindi masustansyang pagkain. And of course, importante yung sapat na tulog at exercise. So, panatilihin din po ang food safety sa pagbili at paghahanda ng pagkain. Kabilang po sa vulnerable sectors ay mga persons with disabilities at mga older person. Kaya kinakailangan na masiguro pa rin natin ang tamang nutrisyon sa new normal. Sundin ang mga gabay na ito upang makapagsimula ng bagong normal na malusog at ligtas sa COVID-19. Yan po ang mga impormasyong ibinahagi sa atin ng ating panauhin na si Ms. Arlene Reario, Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council Region 5. Maraming salamat po, Ms. Arlene. Last reminder na lang po para sa ating mga kan-nutrisyon. Ano ba ang reminder natin? Alam mo, kung memorize mo naman yung 10 commandments, gawin mo na lang din yon, di ba? Yung ating pong 10 commandments, tapos sundin po natin yon. Pinapaalala ko lang sa mga nanay na may mga maliit na babies, no? Ako, breastfeeding pa rin po ang pinakamahusay sa ating anak, kay may COVID, kay wala. Yun pa rin po ang ating susundin. At siyempre, kailangan maging masaya rin tayo. So, at all times, dapat po tayo ay maayos ang pag-iisip, tama ang kinakain, balansin po tayo ang kinakain. At isipin na po natin na lilipas din to in time, di po ba? At yung new normal natin ay dapat new nutrition, isipin po natin, ito ba'y makakabuti ang kinakain po ito? Ito ba'y makakabuti sa aking pamilya, sa aking komunidad, at sa aking bansa in general? So, tumutok lang po tayo sa mga relevant na programs, kagaya po nitong ating Radyo Mo sa Nutrisyon, at iba pong mga programs na
ang nais lamang ay madagdagan po ang ating kaalaman sa nutrisyon at kalusugan. Alright, maraming salamat Miss Arlene at saka sa second time around mong pag-guest dito sa Radyo sa Nutrisyon. Alright. At ngayon naman ay pipiliin naman namin ang 12 nakasagot po ng tama sa text question na paano titiyakin ang nutrisyon ng lahat ng tao sa ilalim ng new normal? Magbigay po ng 2 paraan. Abangan ang pangalan ng mga nanalo ng 200 pesos na load sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. Congratulations po sa ating mga winners. At yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 11. Naway muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At sa mga nais pa pong magtanong kaugnay ng ating naging paksa, mag-text lang po sa 0908-579-6898. Sasagutin po yan ni Ms. Arlene Reario sa pamamagitan ng aming production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po muli tayo sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na 12:30 ng tanghali, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong Nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ito pong muli si Jovie Raval at sa ngalan din po ng Executive Director ng National Nutrition Council na si Dr. Apet Dayanghirang. At magandang tanghali po muli. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 11! Malusog na katawan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.